Dito po tayo at tayo po ay magluluto ng isang special na patahe. Itong patahe na to ay for strictly the boys only, for the boys only lang po to. Ito po kasi ay pulutan. Ito po ay pulutan na napag-isipan ko kung paano gagawin para maging very exciting ang inuman ng isang grupo. Alam ko kung mag-iinuman dyan sa linggo at re-request ko sa kanila iluto ito. Simple lang po naman ito dahil ang ating gagawing luluto ay yung peace ball at squid ball. Okay? So hindi naman po kamahalan yan. Medyo itong gagamitin ko ingredients ay pwede nyo pong baguhin o i-modify. Basta lang po, ang mangyayari nito ay makuha natin yung, kasi po ang tawag dito ay tomador na peace ball at squid ball. Alam niyo naman, pag sinabi natin tomador, of course, may alak. So, dito, dahil wala tayong local na emperor or MP, so ang gagamitin po natin dito ay cognac. Actually, it's a brandy. Kaya lang tinawag na cognac. You know, the difference between brandy and cognac is they're almost the same. Kaya lang, kaya tinawag na cognac, it was made in cognac, France. So, any brandy made in cognac, France is called cognac. So, hindi niyo po tawagin tawagin cognac pag hindi gawa sa cognac, France. So, ito po ang mga ingredients, basically. Andiyan po, ayan po yung ating cognac, chili, garlic sauce, maraschino cherry, a little bit teriyaki, kikkoman soy sauce, Chinese red, Chinese cooking wine, at yung pong rice vinegar. Ito pong rice vinegar, kung wala po, maski ordinary wine, kung wala po kayong makuhang Chinese cooking wine, siguro meron naman sa SNR, of course, itong kikkoman, available yan. Teriyaki, available yan. Maraschino cherry, available yan. Ito pong sweet garlic sauce ay homemade po ito. Ginawa po ito ng aking kaibigan. At ito po ay ang Senora. Masarap po, natikman ko na po. At ito ay homemade po. So gagamitin po natin yan. At ito nga po palang luya. Ginger. So basically yan po at of course dahil tumador ang cup po ay iinom din habang nagluluto. Ayan bay, pag ikaw ang bay o sunny, pag ikaw ang na-assign ako dahil ka sa inuman, ang sarap. So, kaya yan po ang tinawag na tomador dahil ang cup po ay umiinom. Ngayon ang unang natin gagawin ay i-prepare natin itong garlic. Huwag natin ng ating yan po. The reason we're cooking the garlic, ang dahilan po ay para makuha natin yung lasa ng garlic at mailagay natin dito sa peace ball. Magkaroon natin maiprito itong garlic, hahanguin natin at then ipiprito naman natin ng peace ball. Okay? And then, kung Chinese cooking wine, ito po magbibigay ng aroma at magtatanggal doon sa lasa ng parang doon sa pinakalansa ng peace ball. Maski pa paano isda pa rin po yan. Yan. Habang pinipirito natin. Eh syempre, shot na. Konti-konti lang.
Kasi po, may nangyari eh. Hindi pa natatapos yung luto yung lasing na yung cook. At ang nangyari, pati peaceball lasing. Kinabukasan, may hangover yung cook. Pati peaceball may hangover kasi nakapulot. Kaya dapat po, banayab lang. Alalay lang. Ang sarap. Kaya, ito rin po, isang magandang dahilan kung ayaw kayo painumin ng inyong mga misis. Pag volunteer kayo mag-ko, sabihin nyo, hey, part yan ang pagluluto. Hindi yan tatawagin tumador na peaceball at squidball pag ang kukay hindi uminom. So, kailangan matuto akong magluto nito. Okay? Yun po. E di, mayroon na kayo permiso para minom. Kasi kasama yan doon sa recipe. Kailangan ang magluluto ay uminom. Pag hindi, hindi po siya tumador. Ang magiging kwan lang po niya ay peaceball and squidball with brandy. Pero ito po ay papangalan na natin tumador dahil ang cook po ay uminom. So yun po, the reason behind I call it tumador. Nung ginawa ko nga po ito, napagalitan din dahil na sobrang. But anyway, I know what to do now. So, dahil medyo parang luto na ang medyo brownies na ang ating ginger, haluin natin. Ayan. Amoy na po ang luya doon sa dito sa mantika. At yun, tulad na sinabi ko, kung gagamit na ng mantika, yung canola, because canola is unsaturated. Hindi po siya saturated. Alam po ang kaibahan ng saturated sa unsaturated? Saturated? Tatlong klase po ang fat. Isang trans fat, isang saturated, at unsaturated. Pinakadelikado po sa lahat yung trans fat. Ano po yung trans fat? Yan po yung mantika na kapag nalamigan ay namumuti. Binabawal na po yan sa halos lahat ng processed food sa Amerika. Kasi it's really dangerous yung trans fat. Trans fat. Kaya kung bibili kayo ng mga things na kalagay doon, no trans fat, no saturated fat. So, ang saturated fat mostly coming from coconut oil, mga pinrases na hindi kamang na-process. So, you have to buy the unsaturated oil. Parang din naman po sa health natin. Okay, medyo pricey, mahal, pero at least hindi kayo magbibili ka to. Ang pinakadelikado nga po yung trans fat. Yan po, may iwasan na. Medyo hinaan natin ng konti ang apoy. Hinaan natin itong nagpakuha po ako ng SIM card sa loob ng base para magamit sa isang telepono. So, yun po, din yung very gabi. Almost, gabi na po rito. Almost 6 o'clock. But anyway, kwarto ng job natin yan. Kanina, may delivery din. Hindi rin tayo maiwan. Galing na ako sa trabaho. Nahabol pa ako ng trabaho. So, anyway, eto na. Tuloy natin ang pagluluto. Ganyan din ang cook. Pag sa restaurant, minsan natatawag kayo habang nagluluto kayo. Eh, paraanan lang po naman yan. Basta meron kayo nito, lagi masaya. Kaya, doon sa mag-iinom sa Linggo, alam ko na kung sino po yung grupo na yun. Grupo yata ni Regs. Regs, si Regs Builder, number one. Hinahangaan ko po yan, talagang yun. Marami po ako hinahanga mga Regs Builder. Puro mga Kapampangan. Magagaling po talaga sila. Saludo po. Number one sila sa lahat. Furniture, that is. Latero, mga anything. Pampanga. Pampanga is the best. Magbait ng tao. Ako po, actor, hindi nagbata Pampanga. Pero, I find it very interesting na tumira sa Pampanga. Nasihan po ako. I saw the camaraderie. Hindi po masabi. Pero yun po yung
tulong-tulungan ng mga grupo. Nakikita niyo naman po sa vlog ni Rex, ni Marimoto, kung paano silang magtulong-tulong sa kanilang mga ginagawa. Very interesting. Sapagkat at this time of pandemic, ano, nandiyan ang bayanihan, nandiyan pa rin yung pagkakaibigan. Magaling. Kaya po ako inahingit, you know, kaya gusto ko nang umuwik to join these people. I want to join them. I'm 70 years old, pero wala pa. At mo, kung po yan, tunay na buhok yan. At wala, hindi pa po ako nagkukulay. At sa isang vlog ko, sasabihin ko sa inyo mga sekreto ko dyan, okay? Hindi naman po siya kamahal ang mga oil. At may mga sekreto tayo dyan, okay? Ito, ayan. Still black. Hindi po tayo nagkukulay. At siguro makita nyo sa picture. 70 years old. Nakikita po yung mga iba. I don't know what happened. Pero, you have to take care of yourself. Okay? Kalaban yung sun. Too much exposure sa araw ko sa mga po yan. Kung na-expose mo kayo sa araw, gawin nyo po na parami. Habang nag-uusap tayo, doon po sa aking blog na tungkol sa vaccine, may mga update na po yan. Okay? Tulad na sinabi ko, habang ina-apply na yung vaccine, may mga continuous pa rin kanilang research. Okay? So, may mga additional na minor side effects na natagdag, katulad ng rashes o pagkakati ng balat. Normal po yan. Ibig sabihin na yung vaccinated na work. This morning, I was researching something. It's very interesting. Napaka-interesting po ng na-find out ko during this pandemic. I discovered doon sa mga taong walang bahay, doon sa mga taong walang sasakyan, doon sa mga taong nakatira lang sa apartment, doon sa mga taong nakikitira lang sa kanilang mga pamilya, sa mga magulang, I will tell you, whoever can answer these questions, put a comment. Comment nyo agad sa akin. Richest man in Germany. Pinakamayaman po sa Germany. He is worth like $21 billion. Okay? Mag-asawa po to. Pero, believe it or not, I was shocked. They live in apartment. Wala po silang bahay. They live in an apartment. And they don't have a car. Wala po silang sasakyan. They go to work using bicycles. My gosh. I got $21 billion. We're talking about trillions sa Pilipinas. Pero, look. Pero they want to live. Iba po ang adikain nila sa buhay. At hopefully, kung ibabag ko po to at mapapind out nyo na actually, I consider them as the hero of the modern times. Pero I was shocked. Ang shock ko doon, imagine, richest man. Walang bahay, living in an apartment, walang kotse, using bicycle to go to work. Oh, wow. Akala ko si Warren Buffett ng pinakasimpleng tao na ngayon. Ginagamit niya yung mga pick-up. Pero ito pala ang pinakasimpleng tao na dinig ko sa buhay ko. I don't know. They live in Germany and they're famous now. I-comment niyo sa isagot. Isala po mo nanonood ng aking video. Okay? At kapag yung unang-unang makakasagot, okay? I promise, meron ba yung gift sa akin? Okay? So, the time will tell kung anong oras kayong sumagot at malalaman ko po kung tama ang sagot ko. Yan po. It's a challenge, but believe me, I was shocked. Meron palang taong ganon na pero na rin po yan, si Bill Gates, ganyan din kasimple eh.
yung ginagamit niyang pag-ikot-ikot doon sa planta niya doon sa Seattle, he's using parang golf cart or something like hindi po sa sakyan maganda. Isa na mga mayaman eh, very frugal sila eh. They know how to use their money. Pero ayan lang, bata po siya, he's only 55. Itong taon ko, he's only 55. Meron naman talagang may mga mayayaman na super labis. Okay, katulad yung natayo ng pinakamalaking, pinakamahal na bahay sa buong mundo. Taga India po siya. Okay? Ang kanyang bahay is, marami nag-estimate, is worth $2.5 billion. Okay? Alamin niyo rin po yan sa Google. Malalaman niyo kung sino siya. Okay? Siya po may pinakamahal na bahay sa buong mundo. Hindi po yung mga millionaire sa States. Taga India po. Ang kanyang bahay nasa Mumbai. So, there's a lot of interesting story na tayo, kapag nagkaroon na tayo ng konting kabuhayan, unang gusto natin ay bahay, of course. Hindi po masama yan, kasi that's part of our living in this world. Kailangan natin ng shelter. Kailangan natin ng bahay. Yun naman ang apartment, shelter din yun eh. Yun naman bisikleta, transportation din eh. Depende lang sa gusto natin tao. Okay? Wala naman pasama doon. You know? Ganun siguro sila talaga. Katulad ni Mother Teresa, she decided to live in a very poor area. Ngayon, santa na siya. Meron ganyan tao. Even though they're so rich, but ayaw nilang tumira sa ano. Merong namatay nga tayo na super billionaire din na namatay siya na nag-iisa. Howard Bush. Namatay siya alone. Yung kanyang mga mayamanan na iwan sa gobyerno. So anyway, malapit na po ito at medyo brownies na. Hininago po nga po para maluto po yung loob. Yan po. Kaya, Sunny Boy, watch carefully. Sabi ko kay boss ko, kay Captain Rex, may pa magluluto. Sali, may pa nasa magluto. Pwede kami nung ahead of time. So yan, sa masarap ang inamin nyo, sabi ko. Wow. So, balik tayo sa ating niluluto, baka mawil tayo sa pag-inom. Nangyari nito, paano ka tayong malasing sa pismo? Mapapagalitan naman tayo. Sa ngayon, I'm enjoying vlogging. Gusto ko kasi magkaroon ng marami kaibigan. I'm not really looking for making money. Kasi sinabi ko noong una pa, the reason behind this is I'm old. Medyo may edad na ako. Ang gusto ko lang is having friends in social media. Nakikita ko kasi napakasaya. Tulad nila Rex, nila Makimoto, nila katrabaho. Sino pa sila? Jigar Villahorca. Maraming po sila dyan. Yung mga small YouTuber. At siyempre, ang number one dito sa napapanood natin is Jaffer. Jaffer Sniper, number one. Siya ang hero ng Kabupana kasi na-update niya ang kabuhayan ng Kabupana. Okay? Puro sila mahihirap doon. But when the Knight of the Shining Armor named Jaffer Sniper ay dumating sa Bukana, nagbago ang buhay ng tao. Yan ang ginawa niya. Hindi siya naging selfish. It means, hindi siya naging maramot. Kinulungan niya lahat ang tao. In fact, nakikita niyo sa streaming niya, nakikita po. Hirap sumingit sa streaming niya dahil pag in-stream ka niya, guaranteed, graduate ka na. Nakuha mo na yung requirement ng YouTube. Ganun kasigla ang YouTube ni Chopper. They were considered me zero. In fact, everybody wants to see him. Everyone wants to go to their place. But remember, pandemic, mayroon tayong mga rules. Hindi tayo basta-basta pumunta sa lugar niya. Kasi po mayroon yung silang rules. Alam natin ang dahilan kung bakit gusto niyo pumunta roon. Siyempre, gusto niyo... Let's be straightforward, okay?
hindi kayo pumunta kay Chatter para makausap lang siya, no? Siyempre, kaya lang pumunta sa kanila, kay Chatter, is gusto niyo mag-improve ang inyong subscriber, gusto niyo mag-improve ang views. Pero walang masama naman. Everybody aspired that. Even me. Kahit naman na hindi ko naman kailangan, iba pa rin. Ibang feeling pagka maraming nag-view sa'yo, iba rin maraming nagsusubos sa'yo. Ibig sabihin, maraming kang kaibigan. Okay? So, napapasarap tayo ng kwento. Yan ang masarap pagka nagluluto ka. At habang ito, gumaganda ito ang ramdam mo. Hindi na. Habang hindi ka na nakakapag-concentrate sa pagluluto, pero nakakapagluto ka pa rin. But anyway, dahil okay na siya, hiyahan mo na natin. Naman masyado natin bakawan. Alam niyo, ang fishball, pagkaluto na, talaga tumulog yan. Lalabas siya. Medyo hindi natin palalabas yung medyo brown. At dahil ngayon, i-alis na po natin ang mga excess na mantika. And, look natin ang fishball ulit. Diyan na siya. At ibabalik na natin ang ginger. At tatabi natin ang mantika at magsasyat ang cook. Wow! Habang tumatagal, sumasarap. Ang alin? Sinasyat. But anyway, taas na natin ang konti ang heat. Yan na. Okay, Sunny Boy, this is a challenge. Yo, pagtitimpla. Ang una mong gagawin, kung meron ka nito, yung cooking red wine, kung may mabibili si Paring Reds, kung sino man ang bibili, ay laging taka lang. Yun. Ang nilagay mo to, aamoy na ang amo, aroma ng cooking wine. Ayan. Uy, may nalimutan ako, pero hopefully it's not too late. Kailangan natin ang cornstarch. Magparapat po na sabaw. So, pero wag mo natin ang cornstarch. Kasi importante po to. Masyadong matakas ang apoy. So, less heat. Okay. Pag masyadong mainit. Ang ganda lang dito, ang ginagamit ko is you can control the heat. Ayan. Ang ganda tayo, baka sobrang tayo. After that, you put the rice vinegar o suka. Kung wala kayong rice vinegar. Kasi po, itong rice vinegar ay medyo sweet. Ang concept po nito ay para maging sweet ang inyong lutuin. Yun. Nagiging tangy na siya. Nagiging too much aroma na siya. Ayan. Ano lang. And then the next one will be the soy sauce. Kikuman. Wow. There you go. Pero ito talaga, ang real reason ito is hindi ka tiirang ka. Hindi ka mapapasusumbong sa pulis. Legal. Kasi part ng cooking. Yan. Yung mga pangulo po. At siyempre, ang next natin, lagyan po ng konting teriyaki. Okay, teriyaki sauce.
Panay pa-happy hour lang. Like, konti lang po niluto ko dahil nag-iisa lang po ako. Pero dahil, pag kayo marami na, remember, yung nilagay ko pong ingredients is based dun sa dami ng fishball. Okay? Ayan. Napakasarap. Napakabango. Lalo na, siguro dun sa cook. Dahil, siyempre, maganda na feeling ng cook. At habang nagluluto ka, ito ang magandahan ito. Lalo kang gumaganda ng lalaki. Wow! It's getting better! So, next na po, nalagyan natin halos. Ito na pong maraschino cherry. Okay? Lagyan natin ng konti sabon ng cherry para yung sweetness. Instead of brown sugar, gagamitin po natin ang maraschino cherry. Ay yung juice ng maraschino cherry. Napaka-sweet po niyan. Lasan po natin again ang ganyan. Okay. Yun ang masarap ng pagkinamit nyo ay digital. Na-adjust nyo ang tip. Ayan. Yan po ang and then i-add na rin natin ang cherry. Wow! Very! Sigurado ko pag hinain niyo to, ako na maubos yung cherry. Yeah. I can bet on that. Sigurado, cherry ang mauna. Now, para maging medyo spicy ng konti, lagyan po natin ang Senor Senora garlic, chili garlic sauce. Yan. Huwag po marami. This is just to make it a little bit spicy. Hindi po siya talaga ito eh, doon lang sa mga alam naman, marami sa atin na may elemento ng konti spicy. Wow! Umuwi na po ang chili. Ito na po ang final ingredients natin, ladies and gentlemen. That's it. Salin tayo, huwag masyado. Ayan. And of course, sa tomador. Oh. Dami. Ayan. Pag-edyo okay na siya. I-apply. Upo siya. Alcohol will add flavor today food. Ito po magagandang food. Ang bite dito, mamaya, is pag kinain dito, syempre, nandun yung brandy. Unang malalasahan nyo yung pong brandy. So, it's a dual purpose. Like you're drinking and you're eating at the same time. Okay? So, alalabutin na natin ng konti ang sabaw. So, dito natin idadagdag. Oh, medyo nagiging clumsy ng cook. Yan po. Yan po, hindi tayo nag-add ng any salt or any MSG or any magic syrup. Sama. Ito ang pulutan ng mga magigiting. Ito ang mapulutan ng mga tunay na lalaki. At papatay na natin ang ating apoy. Wow!
course, the final salvo. At ihamuin na natin. Na po ang ating Tomador Lapis Bullet Squidball with Sweet Cherry. At sandali lang, itatry natin. Ha! Simple lang. Sunny Boy, ikaw gusto kong magluto nito. Pagka nagustuhan ng mga kasama mo, hindi ka pa regalo sa akin. Parang Rex, parang Maki. Sana, ampunin mo naman ako, Maki. I want to join your family. Okay? Naghanap ako ng kaibigan. Naghanap ako ng mga tunay na kaibigan. Ito po kasi ngayon ang aking bibangan. Medyo na lumipata tayo dito. Kasi masaya to eh. Masaya. At iba. I see the people. Despite na hindi naman po sila mayaman o ano. Pero happy. Very happy. Wow. Ayun po. Hindi po kasi ako sanay sa spicy. Nag-bite po yung brawny, nag-bite po yung spicy, and then nag-mellow doon sa peaceball. Dumating na yung peaceball time, sumarap na siya. Pero mind you, yung aking throat, para po siyang nililinis. Siguro, may karaoke, dapat na, isa ko yung karaoke. Gaganda yung boses mo. Pero, perfect. Alam ko, isa may hilig sa spicy. Ako kasi po, hindi ako ganong mahilig sa spicy. Dahil may history po ako ng reflux. Yung reflux is something, yung upper GI, nakakaroon po kayo ng kabigatan sa dito. Kala nyo, para po siyang heartburn. Heartburn po siya. Kala nyo something's wrong with you, pero heartburn. Pero I tell you what, this is a perfect. Lalo doon sa mahilig sa spicy. Ngayon, doon naman sa, kung ayaw nyo lang ba spicy, halimba kayo lang magluluto, huwag nyo pong haluan ng sweet chard. Pero ito po yung chili garlic sauce na natikman kong. Para sa akin, banayad po siya kasi hindi naman po ako talaga mahilig dyan at hindi naman ako gano'ng take-take dyan. Pero this is perfect kasi lalo na get a cherry and then get a piece ball dip sa sauce and ready sa pagiging tunay na lalaki. Ano po yung bite? Pag sinabi bite, ang sarap. Talagang I don't know what to say. Hindi ako mahilig sa spicy, pero at this moment of time, masarap po siya. Yung fish bowl, parang naging hindi fish bowl. Parang it's one of the most expensive food na kakainin. So I hope guys na ma-enjoy nyo itong aking presentation.
medyo tinry ko lang po siya nung una. Kaya lang naparami. Kaya hindi na hinto. But this time, banayad lang. Wow, I tell you, this is perfect. Ano po? Bye, Sunny Boy. Pag nailuto mo ng ganito, kasarap to. I guarantee kita ng price. I'll get something. Kasi alam ko, yung white morning sabi. So, Captain Rex, Captain Mackey, ampunin niyo ako. Nagpapampun ako sa inyo. Okay? Sana ibilang niyo ako sa member ng Dira Katropa Pasulo. At ikaw din, JP. JP Master. Kabakal. Magaling ka. Mabait ka. Mabait ka sa sao mo. At ex-military ka rin pala. Pareho tayo. Kaya lang, US ako. US Navy retired. I enjoy. Hopefully, after the pandemic, we'll see each other. Join tayo. Maganda, si Miguelito, si Black Shadow, sino pa ba ang member ng Tropong Bukin? Hopefully, I can compose a song para kay Maki, doon sa common. Gusto ko gamitin ng kumuha ng without copyright doon sa YouTube library. Kuha ko ng kanta, i-apply ko yung common. Maganda kasing kanta na yun eh. And then, of course, medyo napapahawa ng aking vlog. So, I'll see you. Oh, yun na. I'll just continue enjoying my pulutan. Thank you.